seguridad totoo to. Walang halong biro. Walang chemical. Walang pera. Kaya ganito ang pagkain. Sa mga kababayan natin dyan, yung mga nakakaluwag-luwag, yung mga ganda yung trabaho, nakapag-ipon, baka naman pwede naman makahingi ng tulong. Nagugutom na yung mga kasamahan ko dito, walang pagkain. Ako nga to, yulang. Eh, sanay naman tayo sa hirap, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Kahit nga kayo na sa abroad ako, mahirap naman ang buhay. May trabaho lang, yun lang. Pag may trabaho ka, walang problema. Pero pag wala kang trabaho, balik sa hirap, gutom. Kaya, mahirap ka talaga. Mahala naman ito. Masarap naman. Toyo. Minsan nga kulang eh. Hindi kasi yung toyo dito, malasa rin eh. Yung rice cooker ko, wala nang laman. Ito, alam mo, dalawang araw na budget yun, isang ano, pag nagluto. Kakain yan. Kasi isang, halos isang kain na lang, kasi nga, ngayon, hapon, kakain. Na mag, ano, Facebook, tabog sa pamilya, nood ng mga, ano, ang kagandahan lang dito kahit wala kang pagkain, basta meron kang wifi. Kasi hindi lang naman ikaw naghihirap, buong mundo. Buti nga, pasalamat pa nga. Pamilya mo, kung pamilya natin eh, yung ano, malayo sa kapahamakan. Kahit alam natin mahirap yung buhay, basta yung pamilya natin safe lang, walang sakit. O sabi natin, alam mo na natin, corona. Pero, dito sa Saudi, nag-announce ng gobyerno, undocumented o expired yung ikama o legal ka man dito, pag nagkaroon ka na positive ka sa corona, wala kang babayaran. Libre. Hindi ka nila huhulihin kahit wala kang ano, ikama. Tutulungan ka nila hanggang gumaling. Walang babayaran. Zero. Hindi ka tulad sa Pilipinas. May bayad yata kasi may nakita ako na post na positive na gumaling, nagbayad. Hindi ko lang alam kung totoo kasi nga. Mayroon magsalita agad sa government kasi alam naman natin yung presidente natin. Halos na lahat ginawa. Wala akong masasabi. Kumbaga sa presidente natin, saludo ako sa iyo, Pangulong Duterte. Dalawang, sabi ko nga, lumakas pa yung ano mo. Maging malakas ka pa at malayo sa kapahamakan. Marami kang matutulungan na kapwa ko, Pilipino OFW. Maganda yung ano mo, kasi si ni Bello kami, wala rin kami makukuha. Wala kami makukuha na assistant galing sa ano, pero narinig ko sa, o nabasa ko sa ibang ano, meron na raw yata. Okay na. Sana naman totoo kasama kami. Kasi alam namin sa Pilipinas, pag OFW ka, yung pamilya mo, hindi kasama sa assistant. Kahit mahirap ka, mahirap ang buhay mo roon, basta OFW yung asawa, hindi. Kawawa. Sa totoo lang talaga, ito yung realidad. Pamilya ko naghihirap, ako naghihirap. Totoo lang. Hindi ko naman sa tinatago, talagang wala. Hindi naman ako nakapag-ipon kasi hindi naman ganun kalaki ang sahod. Pamilya, 6 yung anak. Kaya ano, siyempre sumusuporta din sa ano, magulang natin. Ganyan talaga yung realidad. Kailangan natin ano, magsikap, magtaga para sa pamilya. Pero sa ating Pangulo, number one, saludo ako sa iyo, Pangulong Duterte. Wala akong masasabi, marami kang ginawa. Nakita ko nga yung mga video mo, namamayat ka na. Tulog-tulog din, presidente, kasi nahirap na. Dapat laging malakas. Pag nagmahina yung katawan,
Maraming matutuwa. Maraming basher. Pero kami mga OFW, saludo sa iyo. May bagong news ngayon, kasama na daw kami. Hindi lang yung mga nawalan ng trabaho at distress, pati yung mga no work no pay, baka makasama na kami. Kaya salamat na rin sa salamat sa inyo. Pangulong Duterte, kay Silvestre Bello, sa ating imbahaga, sana tulungan na lang tayo hanggang matapos tong pandemic na to. Kasi kami naman, pag nagtrabaho naman kami at nakabalik kami sa trabaho namin, nakakatulong ulit kami sa ating gobyerno. Hindi naman about sa pera, siguro sa mga remittance. Kasi pag nag-remit ka, makakatulong tayo. Kaya sa ating mga kababayang OFW, tiyaga lang. Ang pinakamagandang gawin natin, kung may wifi kayo, kausapin nyo lang yung pamilya nyo. Suportahan ba? Walang taguan. Kumbaga, kausapin kung ano yung buhay na meron. Sabihin mo yung totoo, para naman, alam na natin, diyan nagiging matatag yung pagsasama ng pamilyang Pilipino. Maging tiwala sa isa't isa. Pagmamahala. Masawa ko na. Masawa ko na. Masawa ko na. Masawa ko na.